ain't never missed my cue. On this episode of On Cue, we have with us Jesse Minjola. Jesse, welcome back to Star Magic. Hello, thank you. You officially signed with Star Magic today. Again. How does it feel to be back? Grabe, I don't know. Parang mixed emotions. First, of course, I'm very grateful. I'm very happy. I'm also nervous and very anxious. Okay, isa-isahin natin yan. Oo nga eh, parang why levels, happy? No? Happy? Happy kasi I'm so happy to be back. Hindi ko akalain makakabalik ako sa showbiz. Really? Oo, as in, I think last appearance ko talaga or last press con ko 5 years ago. Before was that the pandemic. Sandugo? Yes. Okay. So, parang I wasn't expecting anything. Tapos, I'm really grateful kasi talagang ang Star Magic, ABS-CBN, talagang pinaghandaan nila. Pero nung parang nagulat ako, ang laki, na, laki pala nito. I know. Pero nung sinabi mong, hindi ko na inasahan na ako'y makakabalik. Yes. You had that mindset of, you already set it aside? Yeah. Ah, may ganun ka na. Parang meron na akong, I don't know kung acceptance ba. Okay. But it's more of like, siguro kontento ako. Right. Sa kung ano yung meron ako. And tanggap ko na siguro yun talaga yung purpose ko in life, di ba? To take care of my family, to take care of Luis, and of course my daughter, Rosie. Right. So parang ngayon na nagkaroon ako ng opportunity to come home. Right. Sabi ko, sige, tignan natin. So it was really months of Talking, thinking, planning, deciding. Right. So finally, it's so nice to see, you know, everything come to fruition. Right. And pero masasabi mo ba, kasi kaya mo lang nasabi yun noon, kasi your hands were so full in taking care of your daughter. I think it's more of, it was my season of resting. Okay. So parang, di ba ganun naman yung buhay? Parang may season talaga na sobrang busy mo, tapos may season din na sobrang chill lang. Tahimik ka lang, nagpapahinga. So parang I think nandun ako sa point na yon na it was a season for resting, yes, but also rediscovering myself. Okay. So parang now I could really say na pumasok ako ulit sa industry na nasa tamang headspace. Okay. Yung parang mas nag-mature. Iba na. Oo, mas iba. Masaya. Uh-oh. So, yun. Okay, so you said the happy. Next, nervous. Bakit nervous? Oh my gosh, parang kanina pa ako kinakabahan. Para akong nakalimang cups ng kape. I don't know. Siguro, I think it's been a while din kasi. Nakapanibago. Oo, parang nalulutang nga ako ngayon eh kasi syempre new faces and right. Of course familiar faces. Parang yun na nga eh, sinabi ko kanina, 'di ba? Parang medyo kinalimutan ko na. Okay. So tanggap ko na baka hindi na nga ako makakabalik. So okay. Parang now na nakabalik nga ako, parang oh my gosh, ano kaya yung expectations nila sa akin? How is the industry now? Right. Ano ba yung pagbabago ngayon? Right. And ayun, I think yung yung kabalang ng pagbalik, yun yung nararamdaman ko. Medyo nangingibabaw sa'yo ngayon. Anxious, you said also anxious. I think it's pretty obvious na super hands-on ko kay Rosie. Okay. So I'm anxious to leave her okay. At home. And how old is Rosie? She's a year and a half. A year she and just half. Turned 18 months noong 28, June okay. 28. Sa, para sa pakiramdam mo, at a year and a half, hindi mo pa kayang iwan. Medyo, but I'm very grateful nga kasi sila Kuya A, sila Direk Lauren, Tito Cory, and of course sila Sir Carlo. Parang sinasabi nila sa akin na hindi ka namin bibiglain. Right. We will guide you every step of the way. And of course my husband, si Luis. Kagabi nga, I was talking to him. Sabi ko, parang kinakabahan ako. Parang, I'm not sure. Cold beat? Kaya. Parang oo, ganun? Parang sabi ko, no, I'm not kidding ha. Sinabi ko last night, am I making the right decision? Ay, talaga? Oo, may ganun. Tapos sabi niya sa akin, you are. Kasi parang you're doing this for yourself. Right. So parang mas natanggap ko na oo nga, I'm doing this for Jesse. Right. Kumbaga, I've set time na for Rosie and for Luis. Now naman, it's for Jesse. Right. So, parang kailangan mong anihin yun, no? Kailangan mong i-fulfill yung pangangailangan naman oo, ng sarili mo. Kumbaga, si Jesse naman this time. But of course, hindi ko naman hahayaan ang
mapabayaan yung pamilya ko, syempre. Right. So I think it's more of like harmonizing things. Correct. And yun naman sabi nila sa akin, nila... Saka proper planning, proper scheduling. Yes. Pero diba? Aware ka na naman, nagbago na ng konti ang ano. Yes, yun nga yung sinabi nila sa akin na, you know, yung long working hours. Wala na yun. Control na yun, kahit papano. And walang pilitan. Right. So talagang I think now's the perfect time for me. To go back. Okay. So meaning, speaking of going back, what kind of projects can we expect from Jessie? I know medyo wala pa, no? Wala pa masyado. Pero if I were to ask you now, ano yung mga gusto mong gawin? Actually, marami. Kasi nakakatuwa nga. I think if there's one thing na maganda na nagawa din yung pandemic. I mean, of course, hindi naman din naging masaya lining, yung pandemic. Kumbaga, yes. A little silver lining. Yung naging mas diverse and mas open yung okay. yung genre, stories, yeah, stories. Yung genre and yung roles. Okay. So siguro medyo gray role or try natin action. Diba? Yun nga, I was about to ask, would you say mas matapang ka na ngayon in accepting roles na hindi mo kinakanda noon? Sobrang tapang ko na ngayon. I think it's because of motherhood. Na parang mas naturuan akong mas maging matapang for right. my daughter. Right. So, pwede. Pwedeng wala nang masihira pa sa pagiging mother. Pwede din mother role, di ba? I mean, nanay naman na talaga ako. Wala kang ano doon? Wala kang hesitations in wala, accepting wala. Mother roles? Wala, of course wala. I'm a mother and I think it's the best thing that has ever happened to me. Sa tingin mo, mas mabibigyan mo na siya ng sobrang hustisya. Oo, at saka feeling ko, sabi ko nga kay na Direk Lauren, ako Direk ha, tuod ako. As in, hindi pa, ang tagal ko nang hindi umaarte. Sabi niya, hindi, ano ka naman, umaarte ka naman talaga dati. At sabi ko, Direk, umaarte lang ako, pero maarte lang din talaga. Hindi po ako sobrang galing. Mas lalo na ngayon, mas, sabi ko, mas magaling pang umaarte sa akin yung kahoy na yan. So, parang, so you're willing to undergo workshops oh yeah. again. And that's the reason why I graciously, kumbaga, said no to some of the offers last year. Kasi nga, sabi ko, I think I'm not ready yet. Okay. Kasi feeling ko kailangan ko paghandaan talaga. Okay. Papangalanan ko yung isang yan, ha? Nagpaalam po, nagpaalam po ako kay Jessie na papangalanan ko yan. You were supposed to appear in the movie Malyari. Malyari, yes. What happened? Yun, sabi ko, I think I'm not ready yet. And syempre, ayoko naman bigyan ng stress yung production. So, sabi ko, I think I'm going to pass this and mas ibigay na lang muna sa mas kaya. You were supposed to do what role? Whose role? I think yung kay Elise yata. Okay. Yun. Okay. So, sabi ko, parang feeling ko hindi ko kaya kasi heavy din yung Malyari eh. Right. So, parang for me, kesa sa pilitin ko, sabi ko, siguro paghandaan ko na lang ng mabuti. So, that's what I also told Star Magic. Okay. Sabi ko, I'm not, feeling ko I have to go through a lot of preparations, I have to go through workshops. Right. Para lang din, di ba, eh, mas mabigyan ko naman din ng justice yung ibibigay sa... Para maging well-oiled machine ulit, oh, oh. di ba? Kailangan ko muna magbanat-banat. Ay, na. Warm up muna ulit. Oh, oh. Warm up muna. Pero, how about sensual roles? You've done sensual roles in the past. Would you do it again now that you're a mother? I think yun yung mas kailangan pang... Pag-isipan. But I am not... I'm open to it. Okay. I mean, nanay na ako, so bakit right. pa, di ba? I mean, dati pa naman, kahit nung hindi pa ako kasal, hindi pa ako mother, I've been doing sensual right. roles. So, why not, di ba? Mm-hmm. I mean, I'm still open to it. Kissing a partner on camera, would you still do it? Yun yung kailangan ng matagal-tagal na convincing. Pero if it's, you know, really kailangan. Helpful sa right. story and talagang kailangan, yeah, why not naman? Convincing kanino? Your end or Luis's end? No, si Luis, he has always been yeah, supportive. Yeah, he told me eh. Parang... And talagang siya yung, bakit ka naman hindi magsisensual role? Eh, you're so... Yung kumbaga, he's so supportive na anything and everything na gusto kong gawin, okay. susuportahan so niya. So it's more of your end. And siya talaga nagsabi sa akin, if your role needs it or the story needs it, you should do it. Right. So it's more on your end. Convincing yeah. yourself. No, I remember na kausap ko si Luis eh. Tama ka, yun ang sinabi talaga oh, niya. Oo, yun yung sinabi niya sa akin. Wala siyang restrictions. Oh. How about for Rosie? Okay, 1.5 years old. Inisip ko tuloy, pwede na siyang mag-going bulilit. But what are the plans? May mga pinapakita na ba siyang
Ay, super ano niya, super bibo, super super arte, pero mahihiyain din siya. Okay. Actually dadalhin dapat namin siya today. Okay. Pero we realized baka ma-overwhelm siya sa dami ng camera, sa lights. So inuunti-unti na namin siya. Okay. Siguro sa next taping ni Luis dadalhin ko na siya. Okay. But yeah, siguro I'll give her more time. Right. Kumbaga hayaan ko muna siya to. Kasi parang kami we have this little world eh. Mm-hmm. So parang I think I'm going to hold on to that. Tama. A little bit more. Dun muna. But may mga plans na ba kayo to have Rosie number 2 or? Actually yes. Okay. Sana. Siguro mga next year or right. I mean maybe after a project. And that's why I'm really grateful kasi ang ABS, talagang sabi nila sa akin, okay lang, kahit mabuntis ka, let go lang. So parang I'm like, oh, thank you. Yung okay. Kumbaga, they really, and I'm really grateful nga. Because they see me as family talaga. So right. Whatever plans we have in real life or in our personal lives, all out support sila. So Okay. Kaya talagang happy lang din ako na sa ABS talaga ako bumalik. Hindi ko makakalimutan, tinanong ko rin si Luis, tinanong ko rin yata si Ate V about working on a possible sitcom. Yes. Ano na ba? Meron na bang progress yan? Actually, I think nag-aayos pa rin sila ng story. Kasi okay. Nag-pitching na din sila ng maraming... Ah, meron na. Oo, I think lahat ng units okay. Nag-pitch. Okay. Inaayos lang din ako. And I think kasi naging busy din lahat. Right. Si Momski, busy din siya with her movies. Right. And si Luis, of course, he has his new show. So, siguro, all in God's perfect time. Right. Parang lahat kayo working, oh, no? My. Lahat kayo balik sa work kaya lahat. Kaya sabi ko parang, oh my gosh, parang nagsabay-sabay lahat. So, yun yung sinasabi ko kanina, di ba? May season of right, resting. Right. And ngayon, season of being busy naman. Right. Parang, tama rin ba ako, sinara na ni Ate V ang options niya to go back to politics? Parang ayaw na talaga niya? Parang no naman. Okay. I think naman if there's an opportunity na bumalik siya ulit, she will. But she's really enjoying her time right now in showbiz. Okay. So, nakakatuwa din, di ba? Right. Naka-movies na siya. And I think meron din gagawin ulit na bago. Right. So, I think she's just taking her time and enjoying. I don't want to speak for her naman. But I that's know. What... That's what you know. Yeah, that's what yeah. I know. That's what I see. From is Luis running for politics? Well... Not sure yet, but he's open to it. Ah, napag-usapan niyo? Yes. Nagkaiyakan pa nga ka. Oo, sabi ko sa kanya, basta kung tatakbo ka, I support you. Okay. Because I know what's in your heart. Right. And it's, kumbaga, part of his life na rin. Okay. I mean, who am I to deny him that, right. Di ba? So, ready ka na bang maging first lady ng Lipa? I think... magiging leading lady muna sa ABS. Yun muna. Bago maging first lady. Dun muna. Oh, let's cross the bridge when we get there. Okay, but you're open also. Basta support ako. I'm sure you'll be a very beautiful first you, lady thank ng Lipa. You. Okay, last na lang, no? When was the last time that you left Star Magic? What year was that? I think 2019. Before the so pandemic. So it's been 5 years. Oh. Nung time na yun, Jesse, so now that you're back after 5 years, yes. What did you miss most about Star Magic? Yung alaga, grabe. Sila Kuya A, alam nyo yan, are diba? You still back with Alan Real? Yes! Oh. Si Kuya A ang nagpabalik sa akin. Ah, siya nagpabalik? Oo, joined kami sa HIP. Sabi ko, where you go, I go. Okay. At ito talaga, it wasn't part of the plan actually. Nababalik ako. But then, I got to talk to Kuya A. And then he told me na, why not, di ba? I mean, this has always been your home. I will be here. We will take care of you. And si Direk Lore naman, I've worked with him before, yung Precious Heart Romance na series. So sabi ko sa kanya, sige, let's try. And I could see naman na ganun pa rin. Ganun pa rin yung alaga. Right. Ganun pa rin yung, you know, yung they have this master plan for you. And that's what I really appreciate. Kasi... ako hindi ko kaya yun eh. Yung, mm-hmm. Hindi ko kaya yung mag-isa. I mean, obviously, hindi ko kayang mag-manage ng sarili ko or mag-decide sa mga ganong bagay. So, ang Star Magic talaga, yun nga, sabi ko kanina, they really consider even your personal plans. Mm-hmm. So, that's what I'm really grateful for. And yun yung na-miss ko, yung
kumbaga, inaalagaan nila not only your professional side, but also your personal life. Right. Ang maganda kasi sa'yo, parang, I don't know if I'm correct by saying this, parang I feel like you're coming in again as blank slate. Yes, parang ang sarap clean ulit. Slate. Oo. Yun nga yung sabi ko kay Luis, sabi ko, parang clean slate kayo. Right. Kasi, before kasi, when I left the industry, I was already happy. But before I got married, ang dami naman din namin pinagdaanan. Ang dami ko din pinagdaanan sa industry. Namiss mo chismis? Parang, hindi masyado. But it's part of, di ba? Right, it's part right, of our industry. Right. And yun nga, parang I'm really grateful because, you know, the industry has its own way of hugging me back. Yes. So, yun, masaya ako. And, sabi ko nga, grabe no, akalain mo, after 5 years, you're back here. I'm back. I know. Sorry, last 2 questions, man. Alala lang ko. Are you willing to work with your exes? I am, actually. That's okay. Yun nga, alam mo, yan yung pinakaunang tinanong sa akin ng Star Magic. Talaga? Are you willing to work with your exes? Sabi ko, isa lang naman yung naging ex ko. Sabi ko, okay lang naman. Who is JM? JM. Yeah. Okay. I mean, I've seen him. Malay ko ba? Siguro, kung may iba. Wala. Siya lang talaga. Naka-date marami, okay, pero yung talagang okay. Official. So, mga ex-dates and ex... Yeah, I mean, I think nakapag-move on na tayo shows lahat. Shows maturity. And, you know, yep. I'm at a better place now. That's I'm, right. I'm really happy and content. Right. And, you know, parang yung negativity, wala na yung... Kumbaga, wala na yung... Space sa buhay natin. Ang parang tayo nag-iisip. Oh, diba? Space. Yung energy, it's like, let's just keep it, you know, happy right. And light. And there's a little bit of negative, but yeah it's just more of the positive. Mas talaga. Matimbang. Timbang yung positivity na mas parang nababrush off mo na lang tama. Yung negativity. Okay, on the spot, last question. Okay. Name 3 persons or celebrities na gusto mong makatrabaho. It doesn't matter if it's a girl or a guy. Who do okay. you wanna work with? First... Siguro, of course, the one and only my mother-in-law, okay. Si Momski. I've never worked with her, and she's really active now. So sabi niya sa akin, sana no, may perfect project for us. Sabi ko, oh, game ako dyan. Kahit dadaan-daan lang ako sa likod ni Momski, go ako. Second, sino ba? Siguro, si lalaki naman. Siguro si Ding Dong. Okay. And then, third would be Marian. Gusto mo yun? Mag-asawa. Puro mga wala sa ABS naman yung binanggit mo. Si Momski is in ABS. Yeah, yeah. And may mga but sa ABS, mga ABS talents natin. ABS talents. Siguro si Piolo. Kasi nga hindi na hindi natuloy yung Malyari. So, okay. Why not, diba? That's good. Second, sino ba? Ang hirap. Parang wala akong... Yung pag nakikita mo, parang, oh my God, parang ang sarap niyang ka-eksena. Parang ayun. Lalaki lang din naiisip go. Ko eh. Si Echo, gusto ko makatrabaho ulit. You haven't worked with him? No, I've worked with him in The Girl in the Orange Dress. Oh yeah, the Metro Manila Film Festival, right? Oh. So, yun. So, again, you wanna work. Bakit? Nakakatuwa siya. It was a good experience. Oo, it was a good experience. And... Nakakatuwa siyang katrabaho. Talagang sineseryoso na yung craft niya. And kahit ako nung time na yun, inlagaan din niya ako. So, yeah. Alright. Oh, welcome back. Thank congratulations. You. Congratulations! We hope to see more of you. Thank you. Thank alright. You. I ain't never missed my cue. I ain't never missed my cue.